Auto ne bike. This channel is brought to you by Ciclista Lifestyle, ang bagong merchandising ng The Tech Cyclist at pakisuportaan po ng The Tech Cyclist dahil ito po yung sponsored, primary sponsored po na merchandising para sa itong channel. Support and subscribe. Bago po akong bike vlogs po sa inyo ngayon, pero skip muna tayo sa mga bike vlogs. So bago po pala ito at saka non-related bike po ito, pero syempre gusto ko rin i-share sa inyo to. So ano, ito po pala yung aking bagong gaming device po. Maganda po siya, saka handheld po pala itong handheld po ang style po niya. So parang PlayStation portable po siya, pero bagong-bago po ito. So ito po pala yung aking Nintendo Switch Lite po. Lite po siya ng Nintendo Switch. So meron din itong mga iba pang previous version. So meron itong V1 at saka meron ding V2. So yung latest po ngayon ay po yung Nintendo OLED po. So ang panibago lang po kasi noon kasi yung display lang niya. Pero wala mo naman pinabago, nilagyan lang na ng OLED. So OLED display po siya. So papakita ko lang sa ito. So share ko lang po sa inyo at saka bigay po ito ng brother ko. So kasi birthday ko noong October. So birthday gift at saka Christmas gift na lang din po ito. So ito po pala yun. Ito po siya. Okay, maganda po ito. So light na po siya. So light po. So mas malaki po kasi yung V1 at saka yung V2. So same lang din naman yung V1 at saka yung V2. So ang kaibahan lang kasi ang nakaibahan lang yun ay yung V1 at saka V2, pero pareho lang sila sa Nintendo Switch po na original po. So ito po pala yung hard case niya. At saka meron pala itong meron siyang game card. So ito po yung game card niya. So meron pa po isang game card na nakalagay na po sa aking Switch. So step aside mo muna natin to. So dito lang siya. Sabi ko ba ito ilalagay? Okay, dito. So ito po pala yung Nintendo Switch Lite ko. So baliktad pala. Ito po pala yung Nintendo Switch Lite ko. So light po siya at saka color turquoise po. Ito po yung turquoise na color. So on po na natin. So yun po, lumabas po yung Nintendo po. Ito po siya. So touchscreen po pala siya. Maganda siya kasi touchscreen lang. Touchscreen talaga siya. So pares lang yung button ng 3 times at saka lumabas na po yung home niya. So ito po siya. So ayun, meron diyan mga game. So ito pala. So ito po pala. So yung mga games ko pala dito ay meron kong Dragon Ball Z Fighter, meron din akong Fortnite, Kirby, meron akong Kirby Clash, at saka meron akong application na YouTube. Ayan, touchscreen po siya. Meron pa siyang YouTube, Pokemon Unite, yung Motorist Freedom, at saka yung Brawlhalla. So dito naman sa ibaba, isa below po, meron itong mga Nintendo Switch Online, meron siyang news, eShop. Dito po sa eShop ay dito po yun bibili ng mga application po. Pero kung kasi meron din po kasi itong disadvantage na ganitong Nintendo Switch kasi kailangan mong bumili ng games doon sa kanilang eShop. Pero mahihirapan ka kasi hindi ka makakabili ng games kapag kasi walang Philippines po. Walang nakalagay na Philippines po sa kanilang device po. So kailangan mo piliin yung United States para makapasok ka sa eShop ng Nintendo Switch. At saka ang advantage din, wala kang pera pambili kasi dollars po ay yung mga niya.
dollars po, spoken dollars po ito. So, mayroon din itong, ano pa dito. So, album, mga pictures na screenshot. Mayroon kasi itong screenshot. Ito po yung screenshot niya. So, kapag sinave mo ito sa kanyang album, makikita mo at saka pwede mo siyang ilagay doon sa tawag ito. Ilagay sa computer at i-post mo. Pwede mo i-post pero wala po Facebook ito. Makaka-internet ka pero walang Facebook. Pero merong YouTube, di ba? Merong YouTube. Ito po yung YouTube. Oh. Kita nyo, di ba? So, meron din mo itong mga controllers at saka settings. At saka yung mga controllers, pwede din itong pwede ka rin gumamit ng mga controller, game controller. O kung hindi mo siya pwedeng gamitin, kung hindi mo siya pwedeng gamitin itong mga controllers dito sa left and right, pwede kang gumamit ng mga wireless na controller. So, kung ilagay mo lang siya dito at saka mapwede ka ng mag-game, di ba? So, meron ding stand to. So, meron itong mga accessories ang mga meron itong mga accessories yung mga Nintendo Switch Lite kaya mapapagastos ka talaga ng marami kung gustuhin mo talaga. So, kailangan mo talaga ng ano, maraming pera para makapagbili ka ng mga accessories po para sa iyong Nintendo Switch V1, V2, Lite at saka sa OLED. Yung sa OLED kasi pareho lang ng mga pareho lang yung mga accessories kung pareho lang na ma-accesses ka, kaparehas po ng V1 at saka yung V2. Version 1 or version 2. So, yun po yung, ayun pong kapareho lang niya. So, yung sa Lite naman ay iba. So, meron siyang docking station. Meron siya, pero kailangan mo siyang bilhin na separate. Yung V1, V2 at saka OLED, meron na silang charging station. So, all in one pack na po siya sa pagbili. Kaya, mahal po yun. So, around 20,000 po yung V1, V2 at saka yung OLED naman last I think kasi mga 30,000 yung OLED kasi bagong labas po kasi yun sa Nintendo Switch. Ito Nintendo Switch ko ay parang mga 9K lang to eh. So medyo may mahalan pa rin pero ano, binili ako ng brother ko para hindi naman boring yung life ko bilang isang vlogger. So ayun. Para din ano pampawala ng boring so every afternoon maglalaro po ako nito dito sa labas ng bahay. So maganda siya at saka hindi naman siya kabigatan, okay lang din naman siya, so okay na okay siya, so pang one-hand ito siya. So kung maglalaro ka dito dalawang kamay tsaka yun. So, pwede ka na maglaro ng Dragon Ball Z. So, yun. At tsaka, ano, mga Pokemon Unite. So, mga fighting games po pala yung nilalaro ko. So, fighting, ano, games din naman yung mga iba pa. Yung mga role player, di ba? Role player, single player. So, pero, hindi po ako big fan ng Mobile Legends. Sayang ko po ng ganun, mga ganun naro. Pero, mas gustuhin ko maglaro ng mga Pokemon, yung mga racing. Yun po talaga yung hilig ko, yung mga racing po. Katulad ng Need for Speed, Asphalt, at saka yung mga fighting naman. Yung Dragon Ball Z, Mortal Kombat, Street Fighter, SNK, King of yung ano? Tawag doon, King of Fighters, Samurai Showdown. So, meron po. Marami po ako mga hilig. Mahilig din po pala ako sa mga games. Pero hindi naman ganun ka kahilig talaga minsan ako kapag laro. So maglalaro lang ako kapag boring pero every day po naglalaro po ako. So mga games ko po sa cellphone at saka yung mga games ko dito sa aking Nintendo Switch Lite. So yun po muna yun mga kasaglista. Yun po ngayon nga aking Nintendo sharing my Nintendo Switch Lite. So maganda po siya. Maganda at saka ano, okay lang din naman siya, laruin. So, napakaganda at saka very sturdy, compact at saka mas okay to kaysa sa ano, V1, V2 at saka sa OLED kasi natatanggal po yung Joy-Con niya. At saka pwede mo pa siyang palitan ng mga Joy-Cons kasi meron din pala itong ibang separate ng mga Joy-Con, yung V1, V2 at saka yung OLED. Pero ito, hindi po ito matatanggal yung Joy-Con niya. So,
dito lang po talaga siya. At saka kung gusto mo na bumili ng mga kung gusto mo talaga bumili ng controller, pwede ka bumili ng controller. So para naman mas maganda yung gaming experience mo. So yun po muna mga kasiklista. Thank you so much for watching, and also please don't forget to subscribe to my channel. Hit that notification bell below and like my video kung gusto niyo po itong ganitong vlog na makikita niyo sa aking channel, The Tech Cyclist. Hit that comment section. Click that comment or type kayo kung gusto niyo, pero at gagawin ko po tayo ng ganitong vlogs. Okay? Thank you so much and peace out, and also one love everybody.